Hi guys, welcome back. So, continue ko lang yung mga ano, mga examples na meron tayo dito. So, let's proceed with number 4. Dito, meron tayong 5x raised to 4 plus 1 over 3x raised to 5 plus 3x. Then, dx. Ngayon, ang gagawin natin ulit, mag-u substitution tayo. So, mag-assign tayo ulit ng u. So, ang u natin dito, lagi, yung mas mataas ang exponent. So, meron tayong 5x raised to 4 plus 1. Then, meron tayong denominator, 3x raised to 5. Since mas mataas ang exponent ng ilalim, ang gagawin natin yung u, yung nasa ilalim. So, 3x raised to 5 plus 3x. Then, we'll get the du. Ang du ay yung derivative ng u. Kasi du yan. So, derivative ng 3x raised to 5, 5 times 3 is 15. X, then minus 1 sa 5, magiging 4. So, ito, derivative ng 3x, identity rule, tanggalin lang yung x, magiging plus 3. So, meron tayong ganyan, dx, kasi 2 terms. Kaya, enclose ko by parentheses. Next is, tignan natin yung equation. Kung ito yung ginawa mong u, ang remaining equation mo ay 5x raised to 4 plus 1 dx. So, kailangan, kapag nag-derivative tayo, dapat may lumabas ditong 5x raised to 4 plus 1. Kasi kung wala, ibig sabihin, yun ay not, I cannot be integrated. So, gawa natin ang paraan na itong sagot natin na derivative ay maging kamukha ng 5x raised to 4 plus 1. So, kung mapapansin nyo, yung 15 at 3, meron tayong common factor. Or, kailangan natin ilabas yung common factor ng 15 at 3. The GCF of 15 and 3 is 3. So, sila ay may common factor na 3. So, labas natin 3. Then, divide lang natin 15 divided by 3. That is equal to 5. Then, copy lang yung variable, x raised to 4. Yung 3 divided by 3, that is equal to 1. Kasi pag binalik natin yan, to check, 3 times 5, 15 x raised to 4. Ito yun. 3 times 1 is 3. So, equal lang yan dito. So, dx. Nag-common factor tayo para maiparehas natin siya dun sa remaining equation natin. So, du. So, since ang remaining equation na ito lang, 5x raised to 4 plus 1 dx, kasama yung dx, yung 3 ay i-divide lang natin both sides. Divide both sides by 3. So, meron tayong may iwan dito sa right side, 5x raised to 4 plus 1 dx, that is equal to du over 3. Wala na yung 3, cancel na to. So, ngayon, meron na tayong remaining function plus yung u natin. Ilalagay natin yan sa original. So, ang gawin lang natin, substitute tayo doon sa original, pero in terms of u naman. Kanina in terms of x, ngayon in terms of u. So, ngayon, integral. Itong, alam nyo natin sino yung u dito. Ang u natin yung nasa baba. So, lagay tayo ng fraction bar. Meron tayong u sa baba. Then, ito yung remaining equation, 5x raised to 4 plus 1 dx, that is equal to this, du over 3. So, lagay tayo sa taas, du, then over 3, so kasama ni u si 3 sa baba. Du over 3, siya yung remaining, then yung ilalim, u rin sa baba. Okay? So, next, ang sunod natin gagawin is to put this constant on the left side of this integral symbol. So, itong 3, ilagay natin sa gilid, pero nasa ilalim yan, kaya 1/3 ang ilalagay natin. Kung yung 3 na nasa taas, 3 lang ilalagay mo dito. Okay? Integral ng du over u. Ngayon ito, huwag na kayong mag plus 1 dito, kasi ito ay another special property ng natin ng integral. So, kapag meron kayo nakitang du over u, ang magiging sagot dyan ay 1/3. Then, pwede mo nang gawin ln na lang. Ln u plus c. So, ang du over u is equal to ln u. Kung meron kayo nakita ng dx over x, integral niyan is equal to ln x plus c. So, property na yan. Ang sagot natin, 1/3, kinopya lang natin. Then, ito, ang integral na ito ay ln u plus c. Then, palitan lang natin yung u para makuha yung pinaka-final answer. 1/3 ln, ano ba yung u na ginamit natin kanina? That is 3x raised to 5 plus 3x. So, parenthesis, 3x raised to 5 plus 3x plus
C. This will be your final answer for number 4. Next, let's have number 5. So, sa number 5, kung mapansin nyo, isang polynomial lang naman yan in terms of dx. So, meron tayong integral ng 10x raised to 3 plus 6x squared minus 3x plus 10. Ito, basic lang to. Power formula lang tayo. So, plus 1 lang sa bawat term. Sabihin, integral mo to, integral mo yan, ito, tsaka yan. So, integral natin 10x cubed magiging 10x 3 plus 1, yung exponent, over, of course, yung 3 plus 1. Plus, ito naman, 6x squared plus 1 over 2 plus 1. Kung ano yung nandito, lalagay mo lang sa ilalim. Next, minus 3x. Ito may automatic na 1 yan. So, 1 plus 1 over 1 plus 1. Ito ay constant. Ang constant naman, class, hindi yan mawawala. Kung sa derivative, nawawala yung mga constant. Dito yung constant, dadagdagan mo lang ng variable. Plus 10, ang variable, yung x. Lagyan mo lang ng 10x. Diba ang derivative ng 10x ay 10? Ito naman, integral ng 10 ay 10x. So kung yan ay integral ng 9 dx, ang sagot dyan ay 9x plus c. Okay, lalagyan mo lang ng variable. Then, lagyan tayo ng plus c. Then, isimplify lang natin, magiging 10 x 3 plus 1 is 4 over 4 plus 6 x cubed over 2 plus 1, 3 minus 3 x squared over 2 plus 10 x plus c. Then ito, simplify lang natin, get the lowest term of 10 over 4, that is equal to 5 over 2, because 10 divided by 2 is 5, 4 divided by 2 is 2. Then x raised to 4. Plus, 6 divided by 3 is equal to 2. So, magiging 2x cubed na lang. 3 halves is already in the lowest term. Minus 3x squared over 2. Plus 10x plus c. Final answer. Don't forget the plus c sa dulo. Next, let's have number 6. Okay, ito. Ito naman, bago naman to. So, number 6, makikita niyo, meron tayong 3 raised to a function. 3 raised to 4x squared times 2x dx. So, dito, itong number 6 na, meron tayong panibagong rule na i-introduce. Okay, that is exponential form. Okay, a constant that is being raised to a function. Pag meron nakitang number, then merong exponent na may variable. Halimbawa, ito, 3 raised to may 4x sa exponent. Ang gagawin nyo ay ito. So, ang integral nito, kunyari yan, ito ang rule natin. A raised to u du. Ang equal lang yan sa A raised to u over u prime then ln A plus C. Okay, yung A raised to u yung given. Yung may exponent. So, ito yung A raised to u natin. Then, yung u prime, ibig sabihin ay du. U prime is just equal to du. So, get the derivative lang ng du. Then, lagay kayo ng ln, then copy nyo yung a. Yung a, ito yun, yung base. Ito, yung a. So, gawin natin, ito, 3 raised to 4x squared. So, ang una na gagawin is to copy a raised to u. So, ito yun. A raised to u is 3 raised to 4x squared. Ito na yun. A raised to u, ito yun siya. Okay? Next is to get the derivative ng u. Ang u natin ay ito. Yung taas. 4x squared. Wait, huwag natin kalimutan na may 2x pa dito. So, lagay lang natin 2x. Okay? Ito yung a raised to u pero may 2x na katabi. So, lagay natin 2x. U prime derivative nito. So, derivative ng 4x squared is 4 times 2 is 8x. Okay? 8x, tapos ln, lagay natin ln, ito na tayo. Then, yung a, yung base. Ito yung base na to. So, ln 3 plus c. Simplify lang natin. Ang sinisimplify lang dyan, of course, ito hindi mo naman simplify yan. Tsaka yung ln 3, hindi na sinisimplify yan. So, ito lang, 2x tsaka 8x. So, 2 divided by 8 is equal to 1/4. Then, x cancel na yan.
So, magiging sagot ay 3 raised to 4x squared. Wala na itong 2x kasi 1 na lang yan. So, ito magiging 4 ln 3 plus c. Final answer. So, meron tayong dapat tandaan dito. Hindi mo pwedeng gawin to kung kapag kinuha mo yung derivative na ito, tapos nagkaroon ng variable yung sagot. Halimbawa, derivative ng u, 4x squared. Ang derivative niyan ay 8x. Tama? Dx. Kapag ang derivative may variable, may x na tira, may x squared na tira, dapat makancel yan kapag ka nagsisimplify ka na. So dito, may sagot tayo kasi yung 8x dito, na-cancel siya dahil dito sa 2x. Pero halimbawa, wala yung 2x, tapos meron kang derivative na 8x, this cannot be integrated. Kasi kailangan ma-cancel yung variable na nakuha natin from the derivative. So, since na-cancel yung kanina, so tama to. That's how you do number 6. Let's proceed with number 7. So, sa number 7, it is an example of radical. So, ganun lang din naman yan. Gawin lang natin ay, etong nasa loob, gawin natin yung u ulit. Yun naman ang madalas na ginagawa, u is equal to 3w plus 2. So, get the derivative du, that is equal to 3. Derivative ng 3w ay 3. Derivative ng constant ay wala na, 0 na yan. Tapos, lagay tayo dito ng dw. Hindi na dx kasi w yung term na ginamit natin. W yung variable. So, meron tayong 3dw. Ngayon, meron tayong u. Then, ang remaining na, kung ito yung ginawa nating u, itong nasa ilalim, ang remaining lang natin ay dw. So, dito may dw pero may 3. So, divide both sides natin by 3. So, cancel natin yan. Du over 3 is equal to dw. So, meron na tayong remaining. Then, meron tayong u. So, substitute lang natin dito sa number 7. Integral ng, yung u muna tayo, ang u natin ay itong nasa radical. So, square root ng u. Ang dw is equal sa du over 3. So, du over 3. Okay, yan yung magiging function natin na i-integrate natin. So, integrate natin yan. Yung 3, ilabas natin. Laging ilalabas pag mayroong constant. Ilabas sa gilid. So, magiging 1/3 ulit kasi nasa ilalim yung 3. Integral ng du over square root ng u. So, kanina, hindi natin gagawing ln to kasi ito may square root. So, ang square root ng u ay equal lang yan sa du over u raised to 1/2. So, ang ginagawa dito, i-reciprocate mo siya, ilalagay mo siya sa taas. Kapag nag-reciprocate ka, magbabago yung sign ng exponent. So, magiging 1/3 integral ng, ilagay natin yung u raised to negative 1/2 na ngayon. Then, du copy. Kapag meron ka ng ganyan, wala ka ng denominator kasi itong square root naging 1/2, tapos inangat mo siya naging u raised to negative 1. Wala ka ng denominator. Doon ka palang magpa-plus 1. Okay? So, mag-plus 1 tayo dito. So, magiging 1/3. Tapos, u raised to negative 1/2 plus 1 over, copy natin ulit to. Pag nag-plus 1 ka, di-divide mo agad. 1/2 plus 1. Then plus c. Wala na itong du. So, simplify lang natin yan. Magiging equal yan sa, so, ito, 1/3 u raised to negative 1/2 plus 1 is equal to 1/2. Okay, ito yan. Negative 1/2 plus 1. Ang 1, pwede mong i-rewrite as 2 over 2. Kasi 2 over 2 is equal to 1. 2 ang ginamit ko para maging magkaparehas yung denominator. So, negative 1 plus 2 is equal to 1. Copy the denominator of the similar fraction. So, 1/2. Magiging sagot. So, ito, u raised to 1/2 over 1/2 din. So, ganun ulit. Itong denominator na fraction, yung pinaka-ilali, yung pinaka-dulo, ilalagay mo lang din sa taas. Tapos, itong 3 tsaka 1, imumultiply mo lang. So, magiging 2 times 1 is 2. U raised to 1/2
over 3 times 1 is 3 plus c. Okay? So, ganun ginagawa pag meron kang fractional denominator. So, palitan mo lang yung u natin, magiging 2. Ang u talaga natin kanina ay 3w plus 2. So, 3w plus 2 raised to 1 half divided by 3 plus c. This is the answer. Or pwede mong gawin tong radical ulit. Parehas lang din yun. So, this is also equal to 2. Nilagay ka ng radical 3w plus 2. Since 1 lang naman to, yung magiging exponent sa loob, so huwag mo nilagay na 1. So, yung raised to 2, magiging index. So, huwag mo nilagay yung raised to 2 dyan over 3 plus c. So, yung magiging sagot mo. Parehas lang yan dito. Okay? Next, let's have number 8. So, sa number 8, meron tayong makikita ang e. Okay? Yung e na yan, yan ay exponential din. So, ang gagawin lang natin dito is to get the derivative ng exponent. Tapos, i-divide mo lang sa pinaka-whole function. Then, simplify. So, ang ginagawa dito, get the derivative ng exponent. Gawin natin 4x. Copyin lang natin yan. Copyin mo lang 4x. Tapos e, copyin mo yan, 3x squared plus 1. Okay? This divided by derivative lang nito. Okay? Ang derivative nito ay 2 times 3 is 6x. Derivative ng constant ay 0. So, wala na yun. And then, plus c. So, ganun lang. Kailangan lang may makancel. Ang derivative mo, may variable na x. Kailangan makancel yan. Since may 4x naman dito, makakancel yan. Pag nagkataon na meron kang variable dito sa derivative mo, tapos hindi siya nakancel, ibig sabihin, bawal mo siya i-integrate. Kasi kailangan laging nakakancel to. Okay? So, ito, nakancel naman yung x. So, ang matitira ay 4 over 6. Lowest term yan. Magiging 2 na lang to. Ito, magiging 3. Divisible sila pares by 2. So, ang magiging sagot mo, 2e raised to 3x squared plus 1 over 3 plus c. Final answer. Okay? So, yun yung magiging sagot mo. Pag meron kayo nakitang e, derivative mo lang to, then lagay mo sa denominator, then simplify. Pag nag-simplify ka, dapat makancel lahat ng variables mo. Then, kukopya mo lang din to, then plus c. Ito, 4 over 6, naging 2 over 3. Okay, let's have number 9. Another example ng may e. So, ang ginagawa lang dyan, get the derivative ng exponent. So, ang derivative nito, kopya lang natin, e raised to 5x plus 3, kopya lang lahat, divided by derivative ng 5x plus 3. So, ito, derivative ng 5x ay 5. Derivative ng 3 ay wala na. So, wala namang natirang variable, okay lang kahit wala tayong katabi dito kasi wala namang dapat i-cancel na variable. Then, plus c. Then, that's it. Wala namang pwede i-simplify dyan. This will be your final answer.